Hi guys, for today's video, as you can see from the title, is another Watson's haul. So sa bag na ito, meron ako na pamili. Ayan, sa Watson. If you wanna know kung ano yung mga products na nandito, just keep on watching. So, ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung laman ng paper bag na ito. So, meron ako ditong resibo para masabi ko sa inyo yung mga presyo. So, halo-halo lang ito. Merong skincare at saka merong makeup. So, first thing na nabili ko sa Watson is this. So, this is the holiday gift set from Kojisan. Ako lang ba yung bumili nito para sa packaging or para sa lalagyan? So, I got this gift set for 130 pesos. Actually, hindi naman talaga ako gumagamit ng Kojisan. Or dati gumagamit ako, pero ngayon hindi na. Pero, binili ko siya dahil dun sa lalagyan. Look at the packaging. So, holographic siya. Tapos, sa likod, holographic. And then, sa harap, clear. Tapos, red yung zipper niya. So, nabubuksan siya ng paganito. Ayan. Kaya ako ito binili kasi kailangan ko ng waterproof na pouch kasi aalis ako pag lalagyan ko ng mga gamit. Tumingin ako sa SM store, nakakita ako na 89 pesos. Mga malaki lang dito ng konti. Yun na sana yung bibilin ko. Pero nakita ko ito, tas 130 lang. Tapos meron na siyang laman na lotion, maliit na lotion. Saktong-sakto to kasi aalis nga ako, so kailangan ko to. Ito na lang yung dadalhin ko para maitry ko din. And then, itong Kojisan na soap. So, ayan siya. Ito yung laman niya. Perfect siya. Parehas ko na lang dadalhin. Tapos, nagkaroon pa ako ng lalagyan. Hindi ko alam kung overall, nakamura ba or nakatipid. Pero since kailangan ko naman talaga yung pouch, so feeling ko, sulit na yung pagbili ko. So, eto yung una. Next one is this. First time ko itong gagamitin. This is the Garnier Micellar or Micellar Oil Infused Cleansing Water. Eto yung ano. Sa baba, meron siyang micellar water and then merong oil. Good daw to para sa eyes, lips, and face. So, eto yun. First time ko lang siyang magagamit. Kasi usually, ang ginagamit ko is the Nivea Micellar Water. Pero wala lang ito, try ko. Kasi marami ako napapanood na mabango daw to at saka effective. Saka meron na siyang oil. Next naman, I got this one for... Wait lang. Dalawa kasi bali yung pamili ko, kaya magkaiba yung resibo. Where is it? I got this one for 149 pesos. Next thing that I got, ito yung nakikita ko sa mga reviews. So, this is the Pretty Secret Deep and Chic Soft Glow Tint. So, ito yung itsura niya. Yung shade niya is Warm Blush. Meron doon yung peach. Pero feeling ko masyado siyang orange. Nakita ko to sa review ni Maylayo. So, hindi ko alam kung maganda siya, pero ito try natin. So, ngayon, bubuksan ko siya para makita natin yung shade. Meron pa ako ditong mga swatch kasi nga, kapag pumunta ka sa Watson, syempre, hindi mo mapipigilan ang mag-swatch. Na parang hilagay ko, sayang. Pero ito siya. Ang dami. So, ito yung itsura niya. When blended, humigat ang dami. Ayan. Maganda yung tint niya. Nagtitint naman siya. Pero, super, super light. Maganda yung napanood ko. Kasi sabi daw, halos. Pero hindi naman totally. Kasi syempre, maganda yung quality nun. Dup daw to ng Glossier na yung cheap tint. Wait lang na parang... Ayan. So, ito yung kulay niya. Itatanggalin ko na. So, pag tinanggal naman, meron naman siyang naiiwan na tint, konti lang. So, tinanggal ko na siya ng tissue, meron pa rin konti. Pero meron siyang amoy na, amoy fruity, pero may naamoy ako na konti na chemical. Pero okay lang naman, kasi siguro pag na-blend na, since masyadong marami yung nailagay ko,
Pero kapag na-blend na, siguro naman okay na. I got this one for 99 pesos. So again, this is the Pretty Secret Lip and Cheek Soft Glow Tint. So siguro konti nga lang yung tint nito or light lang kasi nga kiniklaim nito na soft glow. Next one. Okay, next one is this Vice Cosmetics Cheek Collection Contour in the Shade Porsure. So, ito yung Porsure. Marami na din nung nagre-review nito, nagbibigay ng magandang feedback about dito. So, itatry ko siya kasi masyadong malalaki yung mga contour palette ko. Kasi, aalis ako. Kailangan ko na travel size. Meron ako dito, ang pinakamaliit ko na is the Fairline Contour Stick. Kaso nga lang, oily ako. Kaya, kumakalat siya. Or, hindi siya kumakalat. Nag-oil up siya agad, kaya nahupulas. So, itatry ko to since powder. So, feeling ko okay siya sa aking oily skin. Next one, kapartner niya, syempre, yung mga palette ko, merong kasamang blush at saka contour. Hindi ko nga dadalhin kasi masyadong malaki. So, ang dadalhin ko is the contour and ito. Ang ganda nito, nakita ko to sa swatch. This is the Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush in the Shade Nude. 130 pesos lang to. Ito pala 145 pesos. Pero, naka-sale siya. Nagpili ko lang siya for 116 pesos. So, kailangan ko, kaya ako bumili and then naka-sale pa ako. Ito naman in the Shade Nude. So, this is a product that Tony Sia made me buy. Kaso iba yung packaging nung pinakita niya. Yung pinakita niya is yung black tapos transparent yung ibabaw. Try ko maglagay ng picture dito. Ito yung old packaging nila. Mas bet ko to eh kasi may nakita ko doon na ganong packaging yung white tapos transparent yung ibabaw. Pero wala siyang mirror. Ito kasi meron siyang mirror. Ayan, meron siya, ito yung powder. And then, naroon siyang mirror. Kaya, feeling ko, mas okay to. Same price din naman. Tapos, mas classy pa siya. Kasi, look at the packaging. 130 pesos lang. And then, ang ganda. Tapos, ang bigat. Meron siyang weight. Hindi siya yung parang laruan. So, white lang siya. Tapos, may nakalagay na sa likod na name. And then, shade. Tapos, dito sa, may nakalagay lang na Sassy Colors na silver accent. Ang ganda niya kasi klaseng lalagyan. Feeling ko kaysa dun sa isang black and transparent. Tapos, ito yung shade niya. Ipapakita ko sa inyo. Feeling ko nga halos same lang to eh. At saka yung binili ko na blush or yung tint. So, iswatch natin. Medyo powder siya. Kagaya din ng sinabi dun sa reviews. Pero okay lang kasi nag-show naman yung pigment. So, ito yung kulay niya. Ito yung shade na nude. Meron din ako na isang nagustuhan doon. Yung creamy cinnamon. Pero, wala yung old packaging. Kaya, ito na lang yung pinili ko. Kasi yung meron lang ng creamy cinnamon, yung isa, yung, ano tawag doon? Yung isang shade na, yung isang lalagyan na bago. Ito yung mas bet ko. Ito yung shade niya. So, nude siya. Ang nude yung pangalan ng shade niya. Sana mag-show off siya kahit medyo darker or warmer yung skin tone ko. Peachy yung kulay niya. Tapos, very subtle lang. Maganda siya. Tapos, meron siyang kaunting sheen. Sana hindi nakaka-accentuate ng pores para magamit. So, this is the Sassy Colors, 130 pesos. Next one is this. Since aalis nga ako, meron akong pupuntahan for 1 week. So, bumili na rin ako nitong travel size ni na Colgate for 38 or 39 pesos. Ito yung Colgate Total Whole Mouth Health. So, ito yung charcoal. Ganyan. Charcoal deep clean. Maliit lang yung binili ko kasi pang alis na lang para magkasya dun sa pouch na nabili ko. And then, next one, bumili na rin ako nitong facial powder paper. Kasi yung last na nabili ko, yung oil control film siya. Kapag nag-oil up ako, okay siya kasi nakakatanggal siya ng oil sa skin. Ang problem ko lang, parang nag-move yung foundation, which is hindi maganda. So, eto, na-try ko na to. Mga pangatlo ko na tong subo. Eto yung merong powder.
kapag ginamit mo, parang instant retouch. Sabi dito, controls shine and instant retouch. So, ganito yung itsura niya, parang peachy. Ayan, ito nakikita nyo. So, parang peachy and then meron niyang powder. Oh my god, muntik na lumabas. So, ayun. Nabili ko to for 75 pesos. Maganda rin yung Gatsby eh, kaso medyo mahal. 135. Ito na lang yung binili ko. At saka, malalaki kasi yung mga yun. Ito, maliit lang. So, perfect siya kasi magkakasya siya sa mga bag na mabibili ko. Ay, magagamit ko. Mabibili na yun. Ayan. So, ito yung next one. Walang, ay, meron pa pala. So, this is the Cathedral Acne Solution Foam Cleanser. Ayan. Matagal ko na itong nagamit. Matagal ko na itong na-try. Pero, ito yung may green tea. Ang ginagamit ko na is yung ano yun? Yung Glass Skin Series ng Fresh Formula. So, tinatry ko siya for almost 3 weeks or papunta na ng 4 weeks. Yun yung ginagamit ko. Kaso, since bottle yun, and then de-pump. Since aalis na ako for 5 days, kailangan ko ng something na magawan at saka travel friendly. So, since okay naman to, ito yung anti-acne formula. So, ito nakasulat dito, anti-acne. Okay to sa akin, nag-work to sa akin, nakaka-cleanse, hindi siya nakaka-dry, and then hindi naman ako nag-breakout dito. So, stop ko muna yon kahit na nagdadalawang isip ako kasi parang ayoko mag-stop kasi nandun nga ako sa purging stage. As you can see, sa aking face meron ako mga pimples. Yun yung ginagamit ko. Kaso nga lang, feeling ko, masyado siyang bulky kung dadalhin ko. Kaya ito na lang muna yung dadalhin ko. For 5 days lang naman. And then yung nandito na sa... Ay, wait. Magkano to? I got this for 25 pesos. O, diba? 25 pesos lang meron na akong cleanser for 5 days. And then, ang natitira na lang dito ay puro essentials. Since ako nga ay aalis, so, kailangan natin to. Ito yung, ayan, yung travel size na, sorry, travel size na PH Care, and then, Charmy na yung panty liner. Green tea din. So, ito talaga lagi yung binibili ko. Kasama to doon sa dati kong haul. So, kailangan kasi aalis. So, ayun lang yung mga napili ko sa Watson. So, wala na. Kasi na, namili lang naman talaga ako for my pupuntahan. Kasi nga, wala na ako mga stocks, yung iba mga toothpaste, mga... And may nakalimutan ako, shucks. Nakalimutan ko bumili ng conditioner. Kasi mga conditioner ko, yung mga nakalagay sa to. So, malalaki siya. Eh, meron ako ditong conditioner na naka-sachet. Tatatlong piraso, eh, 5 days kami doon. Kulang yun sa akin. Ang sabi ko, bibili ako. Nakalimutan ko kasing ilista. Ganun kasi ako kapag umaalis ako, naglilista ako. Pero, kahit naman na naglilista na ako, nabibili ko pa rin yung ng sobra-sobra. Hindi ko kailangan. Pero at least, nabibili ko naman yung mga kailangan ko dahil sa listahan ko. So, yun nga. Nakalimutan pa rin. That's all for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel.